Sige, bababa na yung motor mo para dalawa tayo dito naghihirap. Salin tayo ng gasolina, mga roads. Wala na talaga tayo. Woo! Panalo! Grabe kung nakikita nyo yung mga roads. Sup mga roads? Part 3 to ng video natin at papunta kami ngayon sa beach. Litin natin yung pag-stay natin dito sa Pagudpod. Mamaya namin mag-aayos ng ano na gamit para tuloy-tuloy tayo mamaya sa biyahe. Susi din. Let's go! So tingnan natin kung gano'ng magandang dito. Kaya pag-vlog. Papakita ko sa inyo kung gano'ng magandang dito mga roads. Sobrang ganda. Putik yan, white sand men! Ew! Putik yan! Para siyang Boracay na. Ganyan. Woohoo! Panalo! Grabe kung nakikita niyo yung mga roads. May mga windmills doon. May mga windmills doon sa kapila. Nakikita niyo pa natin dahil sa ganda ng buhay. Ayo, lalaki ng mga alon! Woo! Putik yan. Kumulubog yung baboy. Hindi lang kami makababad kasi medyo malakas yung hangin. Malakas yung alon. Okay mga Rhodes, so bati na tayo. Tinapos lang namin yung online class ni Rhodes. So bumabiyahe siya habang nag-online class. Kakatapos lang ng defense. Grabe, napakasulit dito mag-stay. So gamit natin ngayon ang D-Republic. Shoutout sa D-Republic yan. Shoutout sa D-Republic, napakaganda. Napaka-presko suotin. Check nyo yung page nila, tsaka available na rin yung ano natin dun. Yung jersey tsaka t-shirt. So kuha na kayo mga Rhodes. Supportahan nyo ako mga roads. So tara, batsi na tayo. Alright. Wala tayo nakalimutan. Hindi, double check de. Baka may nakalimutan. So buwang wala naman. Okay na? Wala. So tara, let's come on. Dito kami nag-check-in mga roads, so, sa Rinovati Beach Resort dito sa Pagudpod. Alrighty. Hey, panibagong araw, panibagong biyahe. Day 3 natin ngayon mga roads. At napunta na tayo ngayon ng vegan. Pero bago tayo pumunta ng vegan, dadaan muna tayo sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Ilocos Norte. Sasadyain natin saglit, tsaka tayo babakbak ulit papuntang vegan. Ang ginagawa ko, tinatansya ko kung anong araw, kung kailan pwede. Tapos inaalam ko kung ano yung mga requirements, mga pinupuntahan natin. So ngayon kasi ang hinihingi lang talaga na requirements, so hinahanap, vaccination card, booking confirmation dun sa pupuntahan natin, tsaka valid ID. So kagaya kanina, iniisip ko kung saan kami didiretso, kung didiretso ba kami na La Union. Pero pag dumiretso kami na La Union, babalik ulit kami para pumunta papunta Mountain Province. So medyo lalayo kami, so masasayang. Ginawa ko, naghanap ako ng lodging na tutuloyan namin sa vegan. Nabukasan, hindi kami ma-out of way papuntang Mountain Province. So doon tayo bukas babiyahe. Puro mga biglaan talaga yung ginagawa kong pag-aayos ng mga lakad namin ngayon. Mahirap kasi magplano ngayon dahil nga sa sobrang biglaan. So pero sa ngayon sumasang-ayon naman lahat. Kumbaga nagiging maganda naman lahat ng ano, kinalalabasan ng mga lakad natin. So tuloy-tuloy tayo. Let's go. Salamat. Shoutout sa mga taga Pagudpod. Tama ba? Part pa ng Pagudpod. Abanggi. Yan, salamat sa mga... Ay, okay. Thank you, kuya. Ha? Salamat po. Dalawa po kami. Sige po, salamat po. Kaya, sir, salamat. Thank you. Salamat po. Sige po. Ingat. Tumawa sa kanila. Sir, pinging sticker. Ganun sabi kagad sa atin. Mamaya, mas marami pang windmill na tayo madadaanan. Grabe. Na-miss pa rin tayo kahit ilang beses na tayo pumunta dito. Napakalaki mo talaga. Grabe. Kakainin tayo dito ng buhangin. Nakakayari ba ng motor mas dito? Kaya daw ba? Pwede? Sige! Hindi, dito sa gilid oh. Medyo mabato. Uy! Buwis buhay shot!
Diyan mo ko dyan. Gusto mo ito, roadie, ha? Butik yung tulog na yun, nakakatakot. Parang bigla na lang bibitaw itong LC. Tapos natapag sa atin. Joke. Huwag naman, pero napakalaki talaga nyo. Grabe, sir. Ang sarap mong titigan dito. Sa baba po. Dito daw sa baba. Pinababa ko ni ate. Nagtiwala tayo sa kanya. Ay, dito matigas. Dito banda matigas. Matigas yung buhangin. Yan. Shit. Kita nyo ba yung mga roads? Mamaya, mahirapan tayo dito. Biyo lang sa kalam. Buwis buhay siya. Okay na. Sige, bababa na yung motor mo. Para dalawa tayo dito naghihirap. Ha? Mabigat din naman ito, tinan mo naman yung tsura nito, loaded na loaded. Grabe. Buhay buhay siya. Hindi masaya kapag walang mga ganitong moment. Yung pahihirapan mo sarili mo. Grabe kasi napakaganda naman talaga oh. Worth it naman yung ano natin dito. Pag-stay natin dito. Sobrang solid. Sige, pinagtitigilan tayo dito. Gusto nyo ibaba, mahirapan kayo mamaya piyakyat. Mamaya tulungan tayo magtulak. Pero ano lang gawin natin, tulak lang. Hindi pala naka-on cam yung ano ko. Yung camera ko. Grabe. Shoutout sa tatlo. Grabe mga roads. Tinulungan tayo ni Mark, ni Justin, Prince. Sino pa ba isa? Si Luis. Yan. Shoutout sa inyo tatlo. Ay apat. Yung mga bata dito sa Bangi Windmills. Putik yan. Hindi ko magawa magsalita ng maayos. Shit. Grabe, nakapagod. Grabe kasi napakaganda naman talaga. Sulit yung pagod natin. So, shoutout sa inyo tatlo. Ay, apat. Hindi natin na. Hindi pala nakaplay yung video natin. Yung camera natin, hindi nakaplay. Dito na yung nakunan. Yung mga kasama natin tumulong kanina. Pero okay lang yan. Let's go, let's go. Napakasulit dito. Nakakita rin tayo sa wakas ng kakainan. Okay. Tingnan natin kung anong pwedeng kapagkain dito. Uy, sarap din oh. Isa pong ginataang kalabasa. Tapos adobong pusit. Tingnan nyo mga roads. Kung saan tayo nakatapat ngayon habang kumakain. Solid no. Napakaganda. Kain muna tayo mga roads. Ating yan, pusit daw at saka ginataang kalabasa. Magkano? Magkano? 65 pesos. Samantalang sa atin ito. Magkano lahat siguro ito? Mga 100 plus. Pero okay lang. Try palag. Pagkain ito eh. Tapos ganyan pa kaganda yung makikita mong tanawin. So, chibog tayo mga roads. Chibog time. Bago tayo sumabak ulit. Alrighty. Ayos. Full pack na. Let's come on ulit sa biyahe. CR lang magiging hinto namin mga roads. Para tuloy-tuloy ulit sa biyahe. Okay, busog na rin ako. Time check 2, alas 2 na. Ang daming pwedeng puntaan dito mga roads sa Ilocos Norte. Kaya lang, hindi naman natin pwede isa-isa yung lahat yun. Yung mga pwede lang natin tahanan, yan yung ginagawa natin ngayon. One day lang tayo dito, parang 24 hours lang tayo dito pwede mag-stay sa Ilocos Norte. At dapat makaalis na tayo mamaya sa Ilocos Norte, makatawid na kagad tayo ng Ilocos Sur. Kasi doon tayo naka-check-in na ulit. So, tama takbuhan lang tayo dito pa rin. Maintain yung pacing natin na it's na 80 kilometers per hour. Sapat na to para sa amin. Chill ride lang naman tayo, hindi naman tayo nagmamadali para sa biyahe natin na to. Ito na yung mga road trip na talagang hinihintay natin na mangyari sa bawat biyahe. Woohoo! Andito na tayo. So halos isa't kalahating oras din tayong bumiyahe mula dun sa kinainan natin. Aray ko. Di pa tayo tumatayo ulit. Yun! Shit! Isa to sa mga tourist attraction dito sa Ilocos Norte. Pero sarado. Mukhang sarado pa ata oh. Park muna tayo dito. Makakatayo din sa wakas. Paubos na gasolina natin mga roads. Tapos wala. Yung mga nakikita namin gas station dito. Ang kakate! Sobrang kate! Minsan may 70 pa kami nadaanan.
Iba baka sakali kami, baka may makita kami ano, gas station na medyo mura-mura. Boundary na pala tayo di. Ilocos Sur. Dito na tayo. Ayusin muna natin yung requirements natin. Ito na yung boundary ng Ilocos Sur tsaka Ilocos Norte. Okay na eh. Naipasa na natin yung mga dapat ipasa dito. Nag-fill out lang kami ng form na katibahin na nag-exit kami dito sa Ilocos, to, Ilocos Norte papuntang Ilocos Sur. Ayun, magsilong. Ayan. Alright. Alright, so magsalin tayo ng gasolina, mga roads. Mula na talaga tayo. Salin muna tayo dahil muna tayong gasolina. Lifesaver talaga yung mga ganito na may baon tayo na ano, na gasolina. Sa'yo pa, sa'yo pa. Lagyan natin sa'yo. Ha? Sobrang lakas kasing lumamon ng gasolina kung mga, ay, ng motor natin, mga roads, sinano. Kumpara sa Mio Sport, sa ano niya, MIUI na FI. Okay. All set ulit. So, pag babiyahe kayo ng mga biyaheng malayuan, long ride, the best talaga na may bound kayong container. Para lagi kayo may extra gas kung sakaling maubusan kayo. Palag ulit. Okay na? Tara, tara, tara. 47 minutes pa. Papunta ang Vigan. Baka buti pa tayo ng gabi sa daan. So, tara, tara, mga roads. Pakbaki na natin to. Sir? Tugig. Thank you, sir. Thank you. Hindi makapaniwala si sir na hindi makapaniwala si sir na gamit natin scooter na maliit na ginamit pang ano, pang North Loop. Yung mga nagulat siya nung pinanggit nung ano eh, yung Isabela, Tugigara, Wapari, Pagudpud. Nakakatuwa lang. Nakaka-amaze nga din naman kasi mga roads na na maliit na motor, 'di ba? Ang iisip lang kasi natin baka kumbaga pang ano lang siya, city driving, 'di ba? Kumbaga pang palengke, pang subdivision. Malaki ang kapasidad ng ano ng ganitong motor. As long as laging handa, preparado sa mga ganung klaseng biyahe, 'di ba? Kumbaga kahit maliit 'yan yung motor natin, small but terrible 'yan. Kayang bumiyahe ng malayuan yan, sumabay sa mga big bikes, sa mga adventure bikes, yan. Kung ano yung kaya nilang puntahan, kaya din natin puntahan. Ang bilis oh. Uy, nag-uuna pa yung dalawa. Tumatakbo kayo ng 40, yan. Ay, ito ba? Aba, kayo ito nga. Isa ba? Ay, ito. Ako nga, ano, sige, sige. Ayan. Tama, galing mo nga. Bigyan ka ng sticker. Yeah, sama ka sa vlog. Anong vlog mo, kuya? Ito, 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 Roddy. Yeah, ito. Ano naman, kuya? Oh, sige. Sige, Sharon, ano pangalan mo? Kervin, kuya. Kervin. Tsaka? JB po. JB, Sharon, Kervin, tsaka JB, ha? Salamat, ha? Sige, sige, salamat. Yeah, salamat, ingat din kayo, ha? Thank you. Okay, dito na tayo, mga Rods. Alright. Sige pa. So, check natin yung room. Uy! Akala ko dalawa yung ano, nakasulat dun. Isang queen size lang pala. Okay. Hindi ka makakaikot-ikot. Okay din. Palag-palag. Heron? Ginagawa mo. Hindi mo kanina yan. Huwag na, wala tayo magagawa. Oh. Okay na yung mga tulog tayo, mga pagpahinga. So, grabe. So, yun mga roads. Pagod tayo ngayong araw na to, pero sulit, 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 sulit yung ibiyahe natin. Tara, tara, ayos muna tayo. Maghahanap kami ng empanada. Magkano po? 35. 35. May paano pag dalawang itlog? Yeah. Pwede po ba yun? Pwede. Additional egg. Ayun, additional egg po. Ito nagpagawa tayo, additional egg. And, dalawang itlog. Siyempre, dalawang itlog tayo. Kahit dalawang itlog po, dalawa itlog natin. Kain tayo dito. Iba yung kulay niya, mga roads, no? Iba yung kulay niya sa mga nakikita natin sa Manila na kulay orange na orange yung ginagawa.
Dito medyo maputla yung orange eh, no? Kasi mas legit to, di ba? Gawa, kumaga, andito kayo, sa vegan kayo, nasa Ilocos kayo. So yan, gawang Ilocos talaga. May kutsara. Ito, ito na kamay. Tagi siya tayo. So mga roots, actually mga roots, kung hapa kami, tig-isa pa ulit kami ng, ano, ng empanada. Kasi mukhang kukulangin sa amin dalawa to. Dinner so, na namin to. So ito yung dinner namin. So palag-palag. Ingitin ko kayo mga roots para ipakita ko sa inyo yung tsuka nito. Ayan, tapos lagyan natin ng suka. Yun o. Oh. Lagyan natin suka mga roots. Namit, good. Oh, napaka-init ng loob. Sarap, try yung mga roads. Kanalo to. Authentic empanada dito sa Ilocos. Kaya naman sa'yo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? So, pasilip ko sa inyo saglit yung Calle Crisologo. Ayan. Ayos itong open, no? Dining area nila sa labas. Max lang malakas. Sabi niyo mga roots, hindi pa yan weekends. Weekdays pa yan, ha? Pero talagang ang daming tao na. Right? Dun, mga meron dun. Okay, so kayo mga roots, bus na tayo. But, grabe na, pakasulit ng gabi na to. Buhay na buhay yung street dito sa Calle Crisologo. So, ganoon dito nga taposin mga roots yung video natin. Maraming salamat at kung umabot ka sa part ng video na to. So, yun lang mga roots. Ride safe, keep safe sa lahat. So, plano, isang pagsak.